magandang araw sa inyong lahat. Tayo nang magkwentuhan, magkumustahan at ngayon may bagong matututunan. Mula dyan sa inyong mga tahanan at kami naman dito sa Archdiocese ng Maynila. Ako po si Father Douglas. Ako po si Father Earl. Ako si Father Danichi. Samahan niyo po kami dito po sa Quiapo Bisita Seminario Edition. Matapos nating bisitahin ang 12 Jubilee Churches ng Archdiocese of Manila, mga fathers, tayo ngayon ay nasa bagong edisyon ng ating programa kung saan tayo naman ngayon ay bibisita sa mga lugar na may kaugnayan sa bokasyon ng pagpapari. At dahil ito ay isang special na edisyon, kaya dadalhin namin kayo at papasukin natin ang iba't ibang seminaryo kung saan nagaganap ang paghuhubog sa mga kalalakihan para ihanda sa isang bokasyon ng pagpapari. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na at samahan kami na tuklasin ang Buhay Seminaryo. Bago natin pasukin ang mga seminaryo, alamin muna natin kung ano ba ang ibig sabihin ng bokasyon. At alamin natin kung paano nalalaman ang bokasyon sa pagpapari. Mga minamahal kong kabataan, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, ito ang bokasyon. Ang bokasyon ay tawag hindi lamang ng Birhen, kundi ng kanyang anak. Ang tawag ay magkaisa. Ang tawag ay bumuo ng pamayanan. At kung sakaling tamarin, matakot, o kaya ay mahiya na sumunod, natitiyak ko, lilingon at lilingon tayo sa boses na tumatawag sa atin, sapagkat hindi tayo iiwanan ng Panginoon hanggang matupad ang kalooban niya para sa atin. The lady who calls you in manawag is the lady who helps you in the seminary to become like Jesus. Follow the Lord, answer the Lord, and you will find the happiness you're looking for. Tayo ngayon ay nandito sa Guadalupe, Makati, ang Holy Apostles Senior Seminary, kung saan ako at si Father Danichi ay hinubog ng 6 taon bago kami naging ganap na pari. At dito nga po hinuhubog yung mga may tinatawag na late vocation, no? O yung mga professional na at nadinig at tumugon sa tawag ng Diyos sa pagpapari. Para naman mas makilala pa ang seminaryong ito at mas bigyan tayo ng impormasyon tungkol sa paghuhubog ng mga late vocation, makakasama natin ang rektor ng Holy Apostle Senior Seminary, walang iba kundi si Reverend Father Roy Rexel de Sena. Nagsimula ang Holy Apostle Senior Seminary bilang bahagi ng isang napakalaking pangarap ng dating Arsobispo ng Maynila, si Jaime Cardinal Sin. Noong panahon na iyon, early 1980s, nakita nila yung pagdagsa ng mga lay young professionals na nag-iisip na baka sila itinatawag sa pagpapari. I think it's an effect of the visit also of Pope John Paul II in the early 1980s. And so, there was an upsurge of vocations among professionals, and there was no seminary to accommodate them. Kaya naging solusyon, naging kasagutan, ang pagtatayo ng isang seminary for late vocations, ang Holy Apostle Senior Seminary noong 1985. Para sa isang kabataan o hindi na masyadong kabataan na laiko na nag-iisip na baka siya ay tinatawag sa pagpapari, magandang ibahagi ito sa isang tinatawag nating spiritual director na siyang makikipaglakbay sa kanya at tutulong sa kanya na matasa o makilatis kung siya nga ay tinatawag sa pagpapari. Sa kanilang patuloy na pag-uusap at yung paggabay ng pari, ay pwedeng matulungan yung laiko na gawing higit na matatag yung kanyang desisyon
natahakin ang landas ng pagpapari. Kapag ganun, kailangan niyang dumaan doon sa tinatawag nating application and screening process. Kailangan humingi siya ng rekomendasyon sa kanyang parish priest, sa diocesan vocation director, at sa kanyang obispo na siyang magpapadala sa kanya sa kung saang seminaryo siya nais ipadala at hubugin. At isa nga ang Holy Apostle Senior Seminary sa mga national seminaries na tumatanggap sa iba't ibang mga candidates sa pagseseminaryo mula sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Sa loob ng seminaryo, hinuhubog ang bawat seminarista sa apat na pillars of formation o tinatawag nating dimensions of formation. Ito yung human formation, intellectual formation, spiritual formation, at pastoral formation. At sa loob ng seminaryo, sila ay namumuhay sa loob ng isang komunidad kung saan sama-sama silang nagdarasal, sama-sama silang kumakain, naglalaro, no? May sports din, namumuhay ng sama-sama bilang isang pamilya o maliit na pamayanan sa tinatawag nating bukluran, at kung saan hinuhubog din ang kanilang pag-iisip at puso ayon sa isip at puso ng mabuting pastol na si Jesus. Sapagkat ang mga nagtatapos sa Holy Apostle Senior Seminary ay mga nakapagtapos muna ng 4-year course at nakapagtrabaho, sila ay itinuturing na nagkaroon na ng mayamang karanasan sa labas. Kaya bahagi ng kanilang ibinabahagi para sa simbahan ay yung yaman ng karanasan na ito. Kaya kadalasan pag nagtapos dito sa Holy Apostles, may mga pari na nagiging spiritual director. Spiritual director ng mga lay organizations o kaya ay na-assign din sa mga seminaryo bilang seminary formator. Yung iba din nagiging parish priest, no? Na dahil kami ay mga diocesan priests, maaaring ma-assign kami sa mga parokya o kaya sa mga eskwelahan. At dahil may mga dala-dala kaming mga profesyon o karir bago kami tumuloy sa seminaryo at nagtapos, itong mga dating karera, dati naming mga trabaho, ay hindi naman itinatapon kasi nakukuha itong magamit para sa ikalalago at batay sa pangangailangan ng diocese. Kaya may mga graduates ng Holy Apostles na natatalaga bilang ekonomo, bilang pinuno ng accounting department o kaya ng finance department kasi sila ay nakapagtapos ng management or accounting course. Yung iba naman ay na-assign din sa ospital bilang chaplain dahil meron ding mga nagtapos na ang background ay sa background ng medisina. Yung iba po na-assign din bilang HR director o kaya ay IT director, mga departamento sa kurya na nangangailangan din ng kasanayan. At dito nakakabahagi ng matindi ang mga graduate ng Holy Apostles Senior Seminary. Para sa mga young professionals and not so young, no, na nag-iisip na baka sila ay tinatawag sa pagpapari, narito po ang Holy Apostles Senior Seminary para kayo ay tulungan at makilakbay sa inyo upang patuloy na kilatisin kung kayo nga ba ay tinatawag sa landas na ito. Kung kayo po ay 25 to 40 years old at nakapagtapos na ng anumang kurso na 4 years at nakapagtrabaho ng kahit 2 taon, ito po ang seminaryo para sa inyo. Makipag-ugnayan lamang po sa aming tanggapan sa 8895-8855 Local 400. At mayroon pong sekretarya na mag-aasikaso sa inyo upang kunin ang ilang detalye tungkol sa inyo. At kapag kayo po ay, sa palagay ninyo, ay tinatawag sa pagpapari, katulad ng aking nabanggit, magandang sabihin ito at ikwento sa isang pari at magkaroon kayo ng spiritual director upang tuluyan kayong higit na makilatis ang tawag na ito.
Ganito ang Buhay Seminary. Nalala mo, Father, tayo yung mga naglalaban ng kanya-kanya natin mga underwear at ibang mga damit. Naabutan pa namin yung panahon na wala talagang washing machine. So mano-mano, kasi siyempre ang seminarista dapat matutong mabuhay dahil pag naging pari na, pwedeng pag naasan siya, wala siyang katulong, dapat alam niya yung gawain din. Dahil tayo mabubuhay mag-isa at walang asawa, tayo rin ang gagawa ng mga ganitong bagay na katulad ng mga normal na ginagawa, no, para parte ng pagka-araw-araw nating buhay. So mag-aaral, maglilinis, at siyempre, maglalaro at magdadasal. Kaya naman kung papansinin natin ay hindi naman talaga bago ang Buhay Seminaryo. Bagkus, sinasanay lang tayo sa mga bagay na ito, hindi lamang para sa ating mga sarili, pero para sa serbisyo sa simbahan at sa Panginoon. Mga Father, siguro kung babalikan natin yung paghuhubog sa seminaryo, sa dami ng lahat ng kailangang gawin, sa dami ng lahat ng responsibilidad natin, hindi rin pala madali yung pagsunod sa tawag ng Panginoon sa pagpapari. Totoo yan, Father Earl, lalo na sa amin, katulad ni Father Douglas, na kami ay nakapagtrabaho na bago pa pumasok sa seminaryo. Pero ika nga, at sabi nga, God's time is always the perfect time. Walang huli, walang una sa pagtawag, basta't may pusong nagnanais, tumugon at maglingkod sa Diyos. Kaya naman kami po ay nagpapasalamat sa late Jaime Cardinal Sin sa pagtatatag o pagtatayo ng ganitong seminaryo para mga katulad namin mga late vocation, mga young professionals ay makatugon pa rin sa bukasyon ng pagpapari. Dito po nagtatapos ang pagbisita natin sa isa sa mga seminaryong bibisitahin natin at pupuntahan para sa espesyal na edisyon ng dito po sa Quiapo. Kaya naman po nagpapasalamat kami sa komunidad ng Holy Apostles Senior Seminary, lalong-lalo na sa rektor na ating nakapanayam kanina, si Reverend Father Roy Rexel Vicente. Kaya muli, samahan nyo kami sa isa na namang kwentuhan, kumustahan at kayo'y may bagong natutunan. Mula dyan sa inyong mga tahanan, kami naman dito sa Archdiocese ng Maynila. Siya po si Father Donichi. Siya si Father Earl. Siya naman si Father Douglas. Samahan niyo po kaming muli dito po sa Quiapo Bisita Seminaryo Edition.